Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming mga ka-FB, mga kaibigan, mga kapatid, mga kaigsuunan, at kung ano-ano pa. Okay po, so muli po, dumating tayo sa oras ng atin pong evening worship. Kaya kami po ay nag-aanyaya po sa inyo, nasamahan po ninyo kami sa maiksing panahon ng atin pong pag-aaral. At ang gabay ng Banal na Espiritu ang ating magiging dalangin. At kung maaari po, i-share nyo na po sa inyong mga ka-FB din para makasabay po natin sila sa atin pong evening worship. Ano po? So, sa gabing ito, sa bahagi po ng ating worship, syempre, yung ating pag-aawitan, na pangungunahan naman tayo ni Sister Marie, at yung panalangin, si Sister Malu pa rin po ang mangunguna po sa atin. At mamaya po, bago po tayo dadako sa ating worship, sa ating pag-aaral ng ating lesson, ay makakarinig po tayo ng isang special, ayan, special number, ayan, na ipaglilingkod po sa atin ni Sister Janelle Trono. Ayan, galing ng AUP, pero taga-Rite siya sa Mexico. Okay po, so dyan lang po kayo, at dito kami, sama-sama po tayo hanggang sa pagtatapos ng ating servisyong ito. So, ibigay po natin ang panahon kay Sister Marie. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo na po ngayon ay umpisa na po natin ang ating pag-aawitan. Para po sa ating unang awit, ating awitin ang O Brother, Be Faithful. Thank you.
Na magmumula sa Amos chapter 3 verse 7. Ganito po ang sabi, "Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan in His servants, the prophets." Tayo po ay lumagpa naman. Aking ng Diyos, sa mga nasa langit, malapit po ang sa oras na ito. Papatira pa sa inyong harapan. Pumupuri at nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kami pinaprotektahan sa anumang hindi maganda pangyayari at patuloy pong pinagkakalooban na aming mga pangangailangan. Marapat lamang kami magbalik ng papuri sa salamat sa inyo po. At sa oras din pong ito, aming pong pinapasalamatan din po ang buhay kalakasan na patuloy na aming tinataglay. Mga pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob, mga pangailangan namin na nasa patarin niyo. Maraming salamat po po. So, oras na ito, amin pong nilalapit din po ang amin pong evening worship na maging maayos at makabuluhan. Pangunahan po ang mga may bahagi, lalo na po si Brother Bert, sa pagbibigay niyo po ng mga katotohanan, mga mensahe na nais iparating ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin. At sa oras din po ito, kasabay ng aming mga kapatid, mga kaibigan na nakalukod sa inyong harapan, sabay-sabay kami pumupuli sa inyo, ay nilalapit ko po sila sa anumang halagayan mayroon sila. Kung sila man po may mga sakit, may mga hindi magandang karanasan, mga problema, mga di pagkakaunawaan, ngayon din po mga anumang
hadlang, nagiging hadlang upang kami po ay makatuloy sa inyo. Nilalapit ko po silang lahat sa inyo, Panginoon. Hapusin niyo po sila ng mapagpagaling na kamay at i-dantay ang inyong kamay sa kanila ng karoon sila ng kagalingan at kaginawaan at maibalik ang kanilang magdating sigla. Magandang kalusugan. At sa oras din pong ito, amin pong nilalapit sa inyo na sana po ang mga frontliners na ginagamit ng Panginoon ay patuloy na pagkalooban ng malakas na pangatawan, malakas na resistensya upang malabanan ang COVID-19. Mapanagupayan lahat ang mga pagsubok na darating sa kanila sapagkat sila po ang nagiging dahilan kung kaya marami sa amin ang nakaliligtas sa crisis na ito. Maraming salamat po para sa kanila. Ginagamit ninyo. Ngayon din po ang aming mga nangunguna sa iglesia, sa aming pong denominasyon, sa manula po sa GC hanggang sa local churches. Pamunahin niyo po ang mga leaders na kinatawan upang gumawa ng mga polisiya, ng mga gawain na makakatulong upang kami po ay magpatuloy na lumapit at pumuri sa inyong nakilang pangalan. Bagamat kami po ay hiwa-hiwalay, may mga paraan na kayo po i-provide upang ito ay magawa ng naayon sa inyong kalooban. Ngayon din po, special din po namin ilalapit ang aming po mga leader na nangunguna sa gobyerno, lalo-lalo na po ang aming presidente. Bigyan niyo po siya ng wisdom, bigyan niyo po siya ng mga katalunuhan sa kanyang pamumuno, na hindi po ang kanyang mga nasasakupan, ang mga nakatalaga sa mga departamentong kakailanganin upang itong crisis na ito ay maisaayos. Dalangin po namin, Panginoon, kami lahat po ay alam ko iisang dasal na mawala na po sana ang COVID-19, mapawi nawa ito at bigla na po maglahol. Kayo po ang may control na lahat ng bagay na niniwala po kami dito. Kung yung loloobin, ito po ay mawawala na at magkakaroon na po kami ng kapayapaan at kagalingan. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtugon sa aming panalangin. Dalam po namin na ito ay aming tatanggapin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, thank you very much, Sister Malu, sa prayer. At mamaya, nabawasan na yung aking pray. Thank you. At kinuha na yung iba. So, mga kapatid, meron tayong special guest ngayon. Ano? Nabanggit ko na kanina. Bukas, bisita naman natin yung County Clares. Sa Webes, bisita natin si Brother Dulion. Sa Friday, bisita. Lagi tayong may bisita gabi-gabi. No? So, yung iba na nagpadala ng kanilang mga awit, pwede po nating pagsama-samahin naman yan doon sa ating AYB Jockey Time. Ano po? So, yung mga hindi pa naka-awit, pwede po kayo magpadala pa. Ano po? So, sila yung papa-awitan natin. So, sa bagahang ito, Sister Marie, yung ating special guest ay pagkaloob na natin. Turning my soul of tears to an end.
than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord, and the life you bring to me. Thank you very much, Sister Janelle Trono. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral ng ating lesson. Ano po? So muli po, welcome. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, na makakasama po namin ngayong gabi sa ating pong pagre-repaso. At pagkatapos po mamaya, nasa panglimang bahagi na tayo ng ating 100 days of prayer. Yan. So, sige Marie, yung mga request na prayer, meron pa mga prayer request na ano. Yung iba po, yung mga iba kasi medyo nahuhuli, pwede po natin isama bukas ng umaga. Ano po? So, bukas din po, alas 7 ng umaga, ang atin pong morning devotional naman. So, sa atin pong lesson naman ay nasa pang 1, 2, yan, pangatlo na rin, no? Martes eh. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, pang-apat. Okay, so ang pamagat po ay ang Biblia bilang propesiya. Ayan. So katulad po ng dati kong panawagan, kung meron po kayong mga gustong idagdag, imungkahi, or itanong, ano po? So nandyan din po yung mga kapatid natin na gusto rin sagutin yung mga katanungan na may kinalaman po sa ating topiko, ay maaari lang po na i-send nyo po sa amin. Okay po? Sa mga naman kaibigan natin na nag-watch, pwede po kayong mag-hi or hello. At least alam po namin na nandyan nga kayo. Okay. Yung iba sa'yo na present. Di ba? So masaya po kasi kami pag alam namin na kasama po namin kayo. Okay, Marie, medyo ibaba natin na konti yung ating, ayan, para hindi ako ganong medyo naka, sige pa, konti pa. Ayan, okay na. Okay, so ang Biblia bilang propesiya, sabi dito, natatangi ang Biblia sa ibang kilalang sinulat na gawaing pangrelihiyon sapagkat hanggang 30% ng nilalaman nito ay binubuo ng mga propesiya at propetikong panitikan.
ang pagsasama ng propesiya at ang napapanahong katuparan nito ay mahalaga sa pangbibliyang pananaw sa mundo, sapagkat alam din ng Diyos na kumikilos sa kasaysayan ang hinaharap at inihahayag niya ito sa kanyang mga propeta ayon doon sa binasa kanina sa Amos chapter 3 verse 7. Yan, parang mainit-init, Maria. Yan, yung ating aircon. Thank you. So ang Biblia ay hindi lamang isang buhay na salita o ang makasaysayang salita. Ito ay propetikong salita. Ano daw yung Bible? Hindi lang yung buhay na salita ng ating Panginoon, kundi ito'y may mga kasaysayan at pinag-aaralan din natin yung mga darating pa. Uulitin ko lang, katulad ng binanggit natin kagabi, Sister Malo, no? Napag-aralan natin yung aklat ng Daniel, na nandun yung mga propesiya na nangyari na, at yung iba naman ay mangyayari pa sa inaharap. So, okay, thank you sa ating secretary, no? So, paano iniahayag ng mga sumusunod na teksto ang mga detalye ng darating na Mesiyas? O nga po pala sa ating mga kaibigan na maaring wala po kayo nito, ito po yung guide na ginagamit natin. Ano po? Yung pagpapakahulugan sa mga kasulatan. Ayan, ito yung leksyon para sa paaralang Sabado, yung tawag po namin dito, or sa mas madaling unawain, topiko. Ayan, dahil meron tayong mga topic, weekly topic dito. Pero sa trimestre ito, ano tayo ngayon? March, April, May, ay may kinalaman po sa mga kasulatan ng ating pag-aaralan. So, dito po, binanggit sa ating mga talata, kung meron kayo nito, nasusubaybayan nyo, sa Genesis chapter 48, verse 9 to 12, binabanggit po dito kasi yung detalye, no, ng pagdating ng ating Panginoon, kung paano ito talagang accurate, at binabanggit dito yung mga mangyayari, at ito'y nangyari na nga. So, binanggit dito sa ilang mga pag-aaral po natin, tulad sa awit na ang ating Panginoon, awit chapter 22, verse 12 to 18, ng ating Panginoon sa bandang huli ng pag-aaral nito, ay mabubutasan ang kanyang kamay at yung kanyang paa. So, nung dumating ating Panginoon, maalala natin nung siya inaipako sa krus, no, nangyari yung mga nasa aklat ng mga awit. Sa Isaiah 53 naman, verse 3 to 7, alam po natin yung kwento, yung iba, yung mga hindi pa, nandito po yung mga ginawa sa ating Panginoon. Doon pa lang sa aklat ni Isaiah, binanggit na ni Isaiah yung mga mangyayari, yung mga masasakit na pangyayaring dadanasin ng ating Panginoon. Tulad yung mga hinamak siya, hinampas siya, at kung ano-ano pa, mababasa na natin ito sa aklat ng Isaiah. Sa Old Testament. Sa Old Testament po yun, no? At sa Daniel naman, chapter 2, verse chapter 9, 2 to 27, makikita po natin yung propesiya kung paano naman ginanap ng ating Panginoon, no, yung kanyang pagkapako sa krus, na yung paghahandog ay pinawi na. Kung babasahin niyo po yung kabanata, nandun din yung sa kalahating sanlinggo, no, tatapusin na niya yung napako nga sa krus ang ating Panginoon. Sa aklat ng Mikas naman, binabanggit doon na sa Bethlehem Ephrata, doon manggagaling yung Mesiyas, at nangyari din po yun. No, sa Mateo pa lang, binanggit na doon, and Jesus, and she shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus. Tapos, ipinanganak nga ang ating Panginoon. Pagkatapos ng 30 years, biglang ang ating Panginoon ay sinakabuhayan na niya yung mga nasusulat sa prophecy tungkol sa kanya, at ginanap niya yung mga mangyayari. Sa Malakias naman, chapter 3, verse 1, makikita po natin doon na si Juan, hindi pa namin din na isinisilang noon yung kanyang pinsan buo, no? Pero mababasa natin doon na iahanda ang pagdating ng Mesiyas. Ayan, sa makikita po natin, maalala nyo, tuwing San Juan, yung piyestang San Juan Basa, nagbabasahan. Ang totoo po doon ay dapat inaalala na si Juan ay hinahanda ang ating Panginoon. Nung siya'y nanawagan, kayo ay magsisi, magpabautismo. Yun po yun, yung nasa prophecy ng Malakias, chapter 3. Kay Zacarias naman, binanggit dito yung darating na nakasakay sa asno ng ating Panginoon. Naalala po ninyo, nung pinukan niya sa kanyang alagad yung asno na nakatali, sabihin mo, gagamitin ko. Tapos nung dumating siya, nagdala ng mga palaspas, naglagay na kung ano-ano dyan sa daan para dadaanin nung asno. So, nangyari po yung mga nasa propesiya.
Yan. Hindi ko na po babasahin yan at kayo nang bahala kung meron naman kayo. Ano po? Para makuha nyo lang yung konting detalye. Ang sabi dito, merong hindi bababa sa 65. O, direktang hula tungkol sa Mesiyas sa lumang tipan. Ang dami pala, no? Hindi bababa sa 65 na direktang hula. So, marami pang iba kung isasama rin natin ang tipolohiya. O, yung tipolohiya po ay pag-aaral kung paano ang mga ritual ng lumang tipan tulad ng mga sakripisyo ay mga propesiya tungkol kay Jesus. Ano po? May kaugnayan na ang mga propesiyang ito sa mga partikular na detalye na ang yung kanina, yung binabang kanina sa Genesis, no? Ang setro ay hindi maihiwalay kay Huda, no? Yeah, nasa prophecy na yon. Na siya ay ipinanganak sa Bethlehem sa Huda, yung binanggit kanina pala, Micah chapter 5 verse 2, na siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, hinampas, pinagbintangan, ngunit hindi ibinuka ang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi man siya nagalit. Ay sa Isaiah 53, nandun din po. Di ba nangyari din yun, no? Sinampal pa yung ating Panginoon, no? Dinuraan pa. Pero nanatili lang siyang kalmante. Nasa hula na po yun, yung mga tungkol sa ating Panginoon na mabubutasan ang kanyang mga kamay at paa at paghahati-hatian nila ang kanyang mga damit. Yung sa Awit chapter 22 naman po. Di ba, naalala ninyo, nung naipako ng ating Panginoon, tapos merong mga sundalo sa ibaba, pinagsugalan nila yung damit ng ating Panginoon, no? So, hindi pa nangyayari, ay nandun na yung mga propesiya na mangyayari. Kaya, anong dahilan para hindi tayo maniwala sa banal na kasulatan, lalo na po tayong mga Kristiyano? Meron tayong ibang mga kaibigan na hindi sila naniniwala dito. Ito yung gawain natin ngayon na patunayan natin sa kanila na ang mga hula sa banal na kasulatan ay tunay na mangyayari. Ano po? At ito ay tunay ang mga sinasabi dito. At nandito yung napakaraming mga pangako ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? At dahil tayo ay humiwalay sa ating Panginoon, binigay niya ngayon ang ating humiwalay tayo sa Diyos, binigay niya ngayon kanyang anak, si Jesus, para ang maniwala ay magkaroon buhay na walang hanggan. So, paano tayo maniniwala dito kung wala tayong mga proheba. Batayan. So, batayan. So, tama itong ating pag-aaral na yon, na ilang mga talata na papatunay na totoo nga ang binabanggit ng Bible na mangyayari yung mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. So, bilang mga Seventh-day Adventist, meron tayong mga guideline. Lalo na tayo, ang ating pinapangaral ay yung pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Tunay nga bang darating ating Panginoon? Ano nga yung mga proheba na darating nga ang Panginoon? So, tayo, ang pinaka-basic natin, yung sinabi niya sa Matthew chapter 24, na mangyayari yung mga tanda, iba't ibang mga tanda, at nangyayari na nga. Hindi po ba? So, ang maganda doon, tayo, bilang mga mananampalatang yung Seventh-day Adventist, na naniniwala tayo na ang sinabi ng ating Panginoon ay tutuparin niya, katulad sa John chapter 14 verse 1-3, hindi po ba? Ay paborito din natin to. Sabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong mag-aalala. Ang sabi niya, no? Aalis ako, pero babalik ako. Kukunin ko kayo pag naihanda ko na yung tirahan sa langit. Yun ay ating pinagahawakan yung pangako ng ating Panginoon. Bakit hindi tayo maniniwala? Nakasulat sa lumang tipan yung mangyayari at nangyari sa bagong tipan. At yung iba ay talagang nangyayari pa sa kasalukuyan. So, ang katotohanan at tutupad, ang mga propesiyang ito sa ng lumang tipan, na may ganitong katumpakan sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagpapatotoo sa kanilang banal na inspirasyon at paghahayag. Ipinakita rin nito na si Jesus ay talagang siya ayon sa pag-angkin niya at ng iba pa. So sinundan ni Jesus ang mga propeta noong una nang inihula nila ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Katulad nga yung binanggit natin kanina, sa Genesis, sa Isaiah, sa Awit, sa Micah, sa Malakias, na nangyari nga ang hula ng mga propetang ito na tungkol sa ating Panginoon. So, ano pa yung ating mga dapat na ipagkaduda? Ayan. So, ang pagwagsak ng Jerusalem ay binanggit din. No? Nung nandun pa lang si Jesus, bago niya banggitin yung mga tanda ng kanyang pagparito,
ang sabi niya, nakikita niyo yan, sabi niya, na magigibayan, walang bato, sa ibabaw ng bato na hindi magigiba, nababasa natin sa Matthew 24, 1 and 2, at nagiba na nga. Pero, ang pagkagibang binabagin ng ating Panginoon, yung pagkagiba niya, na muling, siya ay muling babangon. At ang ating Panginoon ay talaga namang namatay, sa ikatlong araw ay siya muling na nabuhay. At ang kanyang kalawang pagparito, John chapter 14 verse 1, yung binanggit ko nga kanina, no? Kaya ang kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na maguli, inihula ng Biblia at ang katuparan ng mga ito ay tumitiyak sa pagka-maaasahan nito. Kaya tayo, bilang mga Seventh-day Adventist, pinangahawakan natin na ang mga nasusulat dito ay tunay at maaasahan. Amen po ba? So kung meron po kayong gustong i-share sa ating maiksing pag-aaral, kasi bibigyan pa po nating daan yung ating 100 days of prayer, kaya yung ating pag-aaral ng lesson medyo mabilis, pero naniniwala ako kahit pa paano po ay makakatulong po sa inyo. Hindi natin dinidetalye ng madetalye, pero halos yun na po yun. Okay po mga kapatid, so i-send nyo po yung inyong mga katanungan o kung meron din po kayong mga karagdagan. So dito sa panghuli, meron katanungan dito. Ang sabi niya, ano ang lahat ng dahilan na maiisip mo para sa iyong paniniwala kay Jesus at sa kanyang kamatayan para sa atin? Oh, di ba? Ano ang maiisip mo? So tayo, ako, ano yung maiisip ko sa kanya? Naramdaman ko eh. Katulad ng pinangako na sa John chapter 14 din eh. Hingin nyo ang patnubay ng banal na Espiritu. Nararamdaman ko eh. Ang sabi niya, di kayo marunong manalangin, hingin nyo. Nararamdaman ko na tinutulungan niya ako eh. Kapag tayo ay may ramdam na para bang tayo ay napapalayo, mananalangin ka, pinangako ng Panginoon, ay mararamdaman natin ng ang ating Panginoon ay tunay. Ang saya, mga ko. So, hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral at bukas po yung susunod na serya ng ating topiko. Ngayon naman po ay dadako tayo bilang pag-iisa po sa buong mundo sa isang 100 days of prayer. Nasa panglima na tayo. At Sister Marie, pakiharap mo doon, babasahin po ni Sister Malu, ano po, yung ilang mga talata na pinupuntos po sa atin. Okay, Sister Malu. Narito po yung mga prayer focus natin para sa araw na ito, ilang araw. Sabi po sa Luke chapter 11, verse 13, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Kung tayo daw po ay may mga anak, binibigyan natin ng mga magaganda at mainam na regalo, paano pa kaya yung ating Ama sa Langit na siyang ating tinatawagan? Sigurado at bibigay niya po kung ano man yung ating hingin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Especially yung Holy Spirit. Sabi po sa Review and Herald, the descent of the Holy Spirit upon the children is looked forward to us as in the future, but it is the privilege of the church to have it now. Ang pagbaba ng Holy Spirit po. No? Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. So, naghihintay lamang po pala sa langit na ipagkaloob ang Holy Spirit. Basta po, hingin lamang po natin, ipag-pray po natin na ang banal na Espiritu ay bumaba na po sa atin. Pray for those who have been newly diagnosed with COVID-19. Pray for wisdom for treatment methods to take. Yung mga doktor po na tumitingin para po sa mga bago palang na-diagnose na na-infect ng COVID-19. So, pray po natin yung mga doktor na nagbibigay ng treatment sa kanila. Pray for Adventist Church members to be foremost in modeling healthy lifestyle practices and natural ways to boost the immune system, like eating lots of fruits and vegetables, taking hot and cold contrast showers, and opening the windows to breathe in fresh air. So, yung mga kapatiran, ating pong isama sa panalangin na ating maisagawa at maipakita sa sanlibutan tungkol sa healthy lifestyle.
At ito po ay magamit natin bilang kalakasan, lalo na po sa mga panahon na ito na mayroon pong COVID-19. Pray for us as a church to know how to effectively use and share our health message, the right arm of the gospel, with online health education, videos, and other creative avenues of outreach. Ipahayag daw po natin, pag-pray natin, nabigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon kung paano natin may share yung ating health message. Pray that rather than using this extended time at home to binge on secular entertainment, we would use this time to study God's Word, to pray, and to read books and watch videos that will grow our faith. Panalangin po natin ang isa't isa sa mga panahon nito na meron pong crisis, meron COVID-19. Ito po yung panahon na instead na i-divert natin doon sa mga walang kabuluhan na mga panoorin, atin po daw po i-divert ito sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa panalangin at iba pang gawain para po sakatuparan yung ating pong faith. Pray for churches worldwide to develop plans to keep church members connected during times of isolation. So, bawat isa po tayo ay magdalanginan para po magpatuloy yung ating pagkakaisa at pagsasama-sama para po sa mga panahon kagaya nito. So, mananalangin na po tayo sa loob ng isang minuto. Ating pong... Okay, so narinig po ninyo ang ating mga ipapanalangin, mga kapatid, ano? Katulad po ng ating dating ginagawa, kahit dadagdagan po natin yung isang minuto. Dati po kasi ay isang minuto lang, so request ng ating mga kapatid na dagdagan, kung maaari nga 3 minutes, pero siguro yung 2 minuto ay sapat na para idalangin po ninyo ang iyong mga sariling mga panalangin. Sabay-sabay po tayo, no? Mananahimik, meditate, mananalangin ng tahimik sa ating pong mga tahanan sa loob po ng 2 minuto. At pagkatapos po ay pagpapatuloy ko po yung panalangin kabang pinahabang pinapakinggan po natin yung instrumental. So, Sister Marie, i-time mo ako ng 2 minuto. Pag 2 minuto na, kalabitin mo lang po at ako'y magpapatuloy na. Sabayan niyo po kami, tayo po lahat ay luluhod. Kung maaari po ay lumuhod din po kayo sa inyong mga lugar.
naming Diyos, among banal, muli po naming binabalik ang papuri at pasasalamat sa inyo. Kinakilala po namin ang iyong dakilang kapangyarihan, ang inyong dakilang pag-ibig. Kinikilala po namin ang biyaya ng aming Panginoong Hesus. Kinikilala din po namin, O Diyos, ang gabay ng banal na Espiritu. Sa oras na ito, nandito po ang iyong mga anak, na lumalapit po sa inyo, tanda po ito ng aming pagpapakumbaba. Nandyan din po ang aming mga kaibigan, mga kapatiran, nasa kanila po mga tahanan, O Diyos, kasabay po namin silang dumudulog sa iyo sa gabing ito. Amin po inilalapit, O Diyos, una na po yung mga doktor na inyo pong ginagamit, lalo na sa mga bagong mayroon pong COVID. O, amin po nilalapit si pinapasalamatan sapagkat si Richard ay okay na sa Makati. Nandito si Ismael Borja ng Korea. Nagpapasama po sa panalangin sapagkat positibo. O Diyos, walang imposible po sa inyo. Amin po silang inilalapit lahat. Ang amin po mga kapatid na maging model sana lifestyle sa pamagitan po na pagkain ng gulay, pagkain ng mga prutas, at makahinga ng mabuting hangin. Amin din pong nilalapit ang aming mga kapatiran, O Diyos, yung kanila pong kalusugan na nawa ay magamit po nila yung kanilang mga panahon sa gabing ito at sa mga gabi pa at araw na darating, O Diyos, instead na gamitin sa mga bagay na sa mundong ito, gamitin po nila ang technology, ang Facebook at ang iba pa para ma-share po ang pag-ibig ng aming Panginoon. Amin din po inilalapit sa inyo, O Diyos, ang bawat isa na amin po may pagpatuloy ang aming pagbabahagi ng iyong banal na salita. O Diyos, magkaroon nawa ng development na ang mga pinapanukala ng mga nasa mga health department para masug po na ang problema ito. Kami po'y naniniwala, O Diyos, na dinidinig mo ang aming mga dalangin. At sa iyo po nga tamang kaparaanan, Ama, kayo po ay sumasagot sa lahat ng aming mga dalangin. Amin din po inilalapit sa iyo si Linda. Siya po ay under chemotherapy. Nawa ay mapaglabanan niya po. Bigyan po siya ng lakas upang hanggang sa matapos ang kanyang chemo. Amin din po inilalapit sa iyo si Mary, si Baby Rose, ang iyong lingkod, at ang iba po namin mga kaibigan, kapatid, na nakakaranas din po ng pag-ubo at konting lagnat, O Diyos, nawa ay huwag niyong ipahintulot na ito po ay maging positibo. Alam po namin at kami naniniwala ay merong kapahalan. Nandun din po si Brother Agay Muto na hindi po siya makatayo. Nawa, tulungan mo po siya, manumbalik ang kanyang dating sigla, ang kanyang dating lakas, O Diyos, upang may pagpatuloy po niya ang kanya pong paglilingkod sa inyo. Amin din pong ay nilalapit sa inyo ang Gomboa family, lahat na po ang kanilang ama na nagdaos ng kanyang birthday, at sila Lourdes Gomboa, at ang amin pa pong mga kaibigan na ngayon lang po namin na nakasama sa aming pananalangin. O Diyos, narinig po ninyo ang kanilang mga dalangin sa kanilang mga tahanan, at kami po'y naniniwala ay ito'y sinagot nyo na ayon po sa inyong banal na kalooban. Maraming maraming salamat dakilang Diyos sa inyong po kabutihan sa amin. Kaya sa gabing ito, amin pong kiniklaim na lahat ng aming dalangin ay amin pong tinanggap. At ito po ay yung sinasagot ay po yung kalooban. Patuloy nawa namin maranasan ng patnubay at gabay na banal na Espiritu. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Tayo po ay aawit ng ating closing song. Marie, nasan na yung ating closing song? Yes, yes. Ito yung mga... Ayan. Closing song natin. Okay. Awitin natin yung amazing grace ng ating Panginoon bago yung ating benediction. So, yan. Sige, pare.
Tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po kami sa ating panalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Purihin ka sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig at pagdinig sa aming dalangin. Patuloy nawa naming maranasan ang biyaya ng aming Panginoong Yesus. At ang gabay ng Banal na Espiritu ang siyang lagi naming maranasan sa aming buhay, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Amen. So, nawa po ang lahat ay na-bless sa gabing ito. Meron lang po tayong ilang babasahin. Amor Sunyega Pineda, kapatid ng Annabelle, ing Bunsuda, Ijun na Sunyega. Pakipag-pray pa ing apo ng Annabelle at yung JBL at atinyang Bukol. Salamat. Okay po. So, yung iba po na maaaring hindi na natin mabasa yung kanilang mga prayer request, bukas po ng umaga, samahan po ninyo kami ulit alas 7 po, ano po, ang atin pong morning devotional. Maraming salamat po sa pagkikisama ninyo sa atin pong pag-aaral sa ilang minuto, panahon, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sister Malo, yung mga... 5 o'clock po para po sa CP1 prayer band, 6:30 to 9 in the morning para po sa Area 4 prayer band.